Still tachycardic. Again, clear. Still no signs of heartbeat. Commencing CPR. Doc, I think we need to call it. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, habang naghihintay na magising si Abby, isang announcement ang nagpakabog ng labi sa dibdib ni Enrique. May nag-aagaw buhay na pasyente sa NICU. Kung nasaan ang baby ni Enrique at ni Abby? Tunghayan ang 18th kabanata. Napatayo si Enrique nang marinig ang pagkalakas-lakas na anunsyo ng code. Tatakbo na sana siya papalabas, ngunit hindi niya inaasahan na biglang papasok ang mga nurse sa loob ng kwarto ni Abby. Anong nangyayari? Hindi nila napansin na si Abby ang nagko-coding ngayon. Halos hindi makagalaw si Enrique sa kanyang kinatatayuan. I thought it was in the NICU. She was just fine. Nagyakapan na rin sila Aling Helen at Lizelle habang pinangungunahan ni Doc Nadia ang pagre-revive kay Abby. Ibang baby po yun, Doc. Nakatanggap po kami ng alert na nagko-coding si Miss Abby. Pero kung maaari po sana ay dito lang po kayo. No! Abby! Akmang lalapit na sana si Enrique sa direksyon ni Abby, pero agad siyang hinarang ng mga nurse. Nagsimula na ring umiyak sa Aling Helen at Lizelle sa kanyang likuran. Abby! Anak ko! Nagkaroon ng cardiac arrest si Abby sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog. Kaya naman ngayon ay halos hindi magkanda o gaga at aligaga ang lahat sa pagre-revive sa kanya. Clear! Sigaw ni Doc Nadia at nagsimulang i-defibrillate si Abby. Still tachycardic, saad ng nurse habang nakatingin sa heart monitor ni Abby. Again, clear! Muling hiyaw ni Doc Nadia. Ngunit sa 2nd pagkakataon, hindi pa rin nagbabago ang heart rate ni Abby. Still no signs of heartbeat. Halos mapadabog at maluha-luha na ng sobra si Enrique habang pinapanood ang ginagawa kay Abby. Maya-maya pa, ay biglang nag-flatline si Abby. Anak ko! Malakas na hagulgol ni Aling Helen at halos manghina ito nang makitang hindi pa rin nagigising si Abby. Commencing CPR! Agad na inalis ang defibrillator at pinilit na i-CPR ni Doc Nadia si Abby. Halos panghinaan na ng loob si Enrique at hindi na siya maawat pa sa pagluha. Alam niyang tuluyang guguho ang kanyang mundo at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa oras na may mangyari kay Abby. Subalit wala siyang magagawa ngayon kundi ang magdasal at maghintay ng himala. Halos mawala na rin ang lakas si Doc Nadia sa pagre-revive kay Abby dahil sa makailang beses nilang ginagawa ito. Hindi pa rin nagre-respond si Abby. Abby, lumaban ka naman! Naiiyak na pakiusap ni Lizelle. Maski siya ay sobrang pinaghihinaan na rin ang loob. Anak! Nanghihinang saad ni Aling Helen na halos atakihin na sa puso habang pinapanood ang kalagayan ng anak. Doc, I think we need to call it. Sabi ng isang resident habang nakatingin sa orasan upang makumpirma ang oras ng pagkawala ni Abby. Lumalabo na rin ang pandinig ni Enrique at wala nang pumapasok sa kanyang isipan. Nakatitig lamang siya ngayon kay Abby at tila ba nawawala na siya sa kanyang sarili. Excuse me! Biglang pumasok ang isang cardiothoracic surgeon at may itunurok na gamot kay Abby. Doc Ferrer, what are you doing? Hindi pinansin ni Doc Ferrer ang pagtawag ni Doc Nadia. Nanatili namang nanonood si Aling Helen at Lizelle sa ginagawa nito. Tinatawag nila ang atensyon ni Enrique, pero tila ba lumilipad lamang ang isipan nito. Doc Ferrer, we're declaring the time of death. Turn on the defibrillator. Utos ni Doc Ferrer sa isang nurse. Hindi gumalaw ang nurse at tumingin kay Doc Nadia para sa kumpirmasyon na ito. I'm the head of the cardiothoracic surgery. When I say turn on the defibrillator, turn it on. Otorisadong utos ni Doc Ferrer. Kaya naman agad na sumunod ang nurse sa kanya. Here goes nothing. Bulong ni Doc Ferrer at hindi mabilang na pagkakataon, sinubukan niyang i-revive muli si Abby. Clear! At makalipas lamang ang ilang minuto, tila ba isang milagro ang bumalot sa buong kwarto.
pagkatapos ng napakatagal na proseso at hindi mabilang na luha at panghihina ng loob, bumalik ang heartbeat ni Abby. Tila guminhawa ang lahat nang makitang umayos na ang vital signs ni Abby sa monitor. Doc Ferrer, what was that? Nagtatakang tanong ni Doc Nadia habang nakaturo sa gamot na itinurok ni Doc Ferrer kay Abby. It's a developing medicine. Me and my team are still working on it sa US. It's on the last stage of clinical trials. I really hope na magiging effective ito. Because we have no other choice. Anyway, we need to thoroughly observe the patient in case of any complications arise. Halos mapaluhod sa abot-langit na pasasalamat sina Aling Helen at Lizelle. Samantala, si Enrique naman ay nanginginig na napaupo sa gilid habang hindi inaalis ang tingin kay Abby at walang tigil na pagtulo ang kanyang mga luha. Nakiusap si Doc Nadia sa kanilang tatlo na kung maaari ay lumabas muna upang maobserbahan si Abby. Sumunod naman si Aling Helen at Lizelle na inalalayan sila ng nurse patungo sa waiting area. Doc Enrique. Dire-diretsyong lumabas si Enrique at hindi pinansin ang pagtawag ni Doc Nadia sa kanya. Pinilit niyang hilahin ang kanyang mga paa patungo sa CR at nang mailock ang pinto, ay doon na niya inilabas lahat ng kanyang nararamdaman. Halos mabasag niya ang pader at magdugo ang kanyang mga kamao sa kasusuntok niya rito. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit, hinanakit at labis-labis na pagsisisi. Napaupo rin si Enrique sa sahig at napasabunot sa kanyang sarili habang umiiyak ng sobra. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Kung nanindigan lamang siya noong una, ay marahil hindi magkakaganito ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit kinailangang maghirap ni Abby at magdusa sa buhay. Higit sa lahat, kamuntik-muntika nang mawala si Abby sa kanya. Nakita niya mismo kanina kung paano mawala ng heartbeat si Abby at mag-flatline ito. Wala siyang kahit na anong magawa kanina, kahit anong gustuhin niyang iligtas ito. Naroon lamang siya at nanonood habang nag-aagaw buhay ang dalaga. Marahil ay hindi talaga siya karapat-dapat para kay Abby. Ang isang tulad niya na makasarili at tanging sariling imahe ang iniisip kaysa pamilya. Sa kabila nito ay napatingin sa taas si Enrique. Nagsimula siyang manalangin at humingi ng gabay. Naisip niya na sa puntong ito, hindi-hindi na niya hahayaang mawala pa si Abby at ang kanyang pamilya mula sa kanya. Nawala na siyang magiging pakialam at kung ano man ang magiging tingin sa kanya ng mga tao. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makaligtas ang kanyang mag-ina. Taimtim na nagdasal si Enrique at kahit mawalan pa siya ng kapangyarihan, nakiusap siya ngayon na magkaroon ng kahit isang pagkakataon upang maitama ang lahat at makasama si Abby at ang kanyang pamilya. Hinding-hindi na uulitin pa ni Enrique ang kanyang pagkakamali at ibibigay ang lahat ng pagmamahal at pagkalinga na nararapat para sa kanyang pamilya. Please, please give me a chance. I will do everything right this time. Sana hindi pa huli ang lahat. Naiiyak na pagsusumamo pa ni Enrique. Umabot na rin kina Ford ang balita ukol kay Abby. Nalaman nilang si Abby pala ang naging pasyente ni Enrique. Magkaharap ngayon sina Juris at Ford na labis-labis ang pag-aalalang nararamdaman. Abby was pregnant? And for sure, Enrique is the father of her baby. Is that why she left? At wala tayong kaalam-alam? Hindi makapaniwalang wika ni Juris nang malamang nag-agaw buhay ngayon si Abby at ang kanyang anak. I hope she'll get better. Sobrang unexpected rin ang mga nangyayari ngayon. Sagot naman ni Ford na medyo masama rin ang pakiramdam at may kaunting pagsisisi dahil siya mismo ang nagbigay ng suhestyon kay Enrique na itago ang lahat mula sa madla. Isa siya sa mga dahilan at nagtula kay Enrique na mas piliin ang imahe kaysa kay Abby at sa kanilang mga anak. Pakiwari ni Ford ay isa siya sa mga dapat sisihin sa oras na may mangyaring masama kay Abby at tuluyan itong malagay sa bingit ng kamatayan. Hindi niya maiwasang maisip kung anong klaseng kapatid siya para sabihan ng ganoon si Enrique at maging dahilan pa ng pagkasira ng pamilya nito. I never thought Abby and Enrique would really be together. I mean,
We all knew how harsh Enrique was with her at first. And turns out, they had a past pala. Pero sobrang sayang because they never got the chance to patch things up. Hopefully talaga everything will fall into place at maging maayos din silang dalawa. Dagdag pa ni Juris habang umaasa na sana ay maging okay din si Abby at maging isang buo silang pamilya. Bigla namang natigilan si Ford nang pumasok sa kanyang isip ang isang bagay. But everything between Suzanne and Enrique was just for a show, right? Para lang malinis ang mga kumakalat na chismis at mahalal si Enrique as president of the company. How come Abby had no idea at all? Napaisip din si Jury sa sinabi ng kanyang asawa. Binalot sila ng matagal na katahimikan habang nag-isip ng malalim pareho. At makalipas ang ilang minuto, nagkatinginan silang dalawa at sabay na binanggit ang pangalang Suzanne. Samantala, patuloy pa rin inoobserbahan ng mga doktor si Abby at ang kalagayan nito. Minomonitor nilang mabuti ang vital signs ni Abby, alinsunod na rin sa mga mahigpit na utos ni Doc Ferrer. Wala rin ibang maaaring pumasok sa ngayon maliban na lamang sa mga doktor at sa pamilya ni Abby. Kaya naman ngayon ay nakatanaw lamang si Enrique sa labas ng bintana ng kwarto ni Abby, habang si Aling Helen naman ay naroon sa tabi ng anak at nagdadasal sa tabi nito. How is she? Agad na tanong ni Enrique nang matapos sa pag-check ang nurse na nagbabantay kay Abby. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala ang pag-aalala kay Enrique. At bakas pa rin sa mukha nito ang takot at kaba na baka maulit muli ang nangyari kay Abby kanina. So far, she's not responding to the meds we're giving to her. Ilalapit ko po ang current records kay Doc Ferrer for thorough evaluation. Maayos din ang vital signs niya sa ngayon. And hopefully, magtuloy-tuloy po ito. Paliwanag ng nurse habang iniisa-isa kay Enrique ang kalagayan ni Abby. Tumango si Enrique at nagpasalamat sa nurse. Nagpaalam na rin ng nurse upang ipakita kay Doc Ferrer ang panibagong records ni Abby. Ibinalik ni Enrique ang tingin sa bintana. Ngayon ay kasalukuyang humihikbi si Aling Helen habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ramdam na ramdam ni Enrique mula sa malayo ang labis na paghihinagpis na nararamdaman ni Aling Helen. Magmula noong sabihin niya ang tungkol sa nakaraan nilang dalawa ni Abby at ibunyag sa kanilang katotohanan, hindi pa niya nakakausap ito. Naiintindihan ni Enrique na marahil ay may sama ng loob na nararamdaman si Aling Helen sa kanya at kung tutuusin, nararapat lamang sa kanya iyon dahil sobrang pagdurusa at sakit ang naranasan ni Abby sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman ni Enrique ang mga yabag na papalapit sa kanya. Ngunit dahil malalim ang kanyang pag-iisip, hindi niya muna inangat ang kanyang tingin. Hindi pa tayo pwedeng pumasok eh. Mamaya na lang siguro. Pero magiging okay rin naman siya, sabi ng mga doktor. Sabi ni Lizelle habang hawak-hawak ang kamay ng isang bata. Kailan ka po pwedeng makasama si Mommy? Gusto ko na po siyang mahawakan. I want to be by her side po. Nang marinig ni Enrique ang boses ng bata, ay agad na umangat ang kanyang tingin. Lumiwanag ng sobra ang kanyang mukha nang makita si Avery sa tabi ni Lizelle. Agad siyang lumapit sa direksyon nito. Siguro kapag pwede na, sasabihin naman tayo ng doktor kapag okay na si Mommy mo at malakas na. Avery? Nang makalapit si Enrique sa direksyon ni Lizelle at Avery, ay lumuhod siya sa harap ng bata upang maging kapantay siya nito. Ngumiti ng malawak si Enrique at halos maluha siya nang makitang muli ang anak matapos ang mahabang panahon. Ibinuka ni Enrique ang kanyang mga braso upang salubungin ang yakap ang anak. Sabik na sabik siya rito at hindi maiwasang maging emosyonal habang nakatingin kay Avery. Hey baby! Bati pa ni Enrique. Pero bigla rin nawala ang sayang nararamdaman ni Enrique nang magtago si Avery sa likuran ni Lizelle at bakas din sa mga mata nito ang takot sa kanya. Tila ba gumuho ang mundo ni Enrique at animoy hiniwa ang kanyang puso nang makita ang ginawang pagtago ni Avery mula sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni Enrique para makuha muli ang loob ni Avery? Sa tingin mo, makaka-recover pa kaya si Abby? Babalik pa kaya siya sa normal?
o magiging isang lantang gulay. Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!